It's about me and us. It's about family and our health. It's about building dreams in a place that lives like nowhere else. Magandang, 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 magandang morning! Good morning, Mrs. Good morning, Mommy! Good morning sa iyo, Kama! Magandang araw! Magandang umaga! Ako po si Mommy Rachel de la Rosa, bumabati sa iyo ng isang magandang morning at wagi, Wednesday tayo! Although, syempre, winner naman lagi ang bawat araw. Oo, di ba? Kaya lang ngayong Wednesday, alam mo na, extra special. Oo, kasi nga, alam mo na, ang pinag-uusapan natin ay mga extra pangkabuhayan. Yun. Kagaya nga ng mga nababasa ko, no? Yung bang sayang ng araw na hindi tayo nagiging productive. Oo, so habang ikaw ay nandyan sa bahay, kung kunyari, online classes pa rin kasi tayo ngayon, ano? Kahit na malapit-lapit na yung pagpa-face-to-face, eh medyo may transition pa rin yan. Kaya, ayan ka ma'am, habang inaantay natin yan, ay ito, pwede mo itong itry ngayong araw, ang ating usapang pangkabuhayan. Alam mo ba kung ano to? Naku, tomato jam. Sarap! Oo. Wala ako masyado actually nakikitang mga ganitong palaman, no? Pero very healthy kasi nga siya ay kamatis. Oo. At ito pa, pag-uusapan din natin ngayon ang mga health benefits ng kamatis. Ang alam ko lang sa kamatis ay lycopene. Yun lang. Pero marami pa pala siya. Oo, hindi lang siya para sa puso, kundi pati sa buong katawan, mainam. O, kaya ka ma'am ha, stay tuned ka dito sa Magandang Umaga Mommy 2.0. Mo ang takot at ang lumay, minahal mo na.
Welcome back po sa Magandang Umaga Mommy 2.0. Kumusta ka ngayong araw? Kumusta ka ngayong umaga? Oo, sana ay ang prayer natin maayos ang iyong kalagayan, maayos ang iyong kalusugan. At wow, ang haring araw talaga naman. Ano, nararamdaman na ba natin ang summer? Pero malamig pa rin pag umaga. Naka-jacket ako nung isang araw kasi malamig at mayroong hamog. Oo. But anyway, dun sa mga pagbabago ng panahon, pagbabago ng mga pagkakataon, alam mo, we have a never-changing God, kama. Oo, kaya naman ngayon kung medyo nagmumuni-muni ka dahil maraming mga iniisip sa buhay, wait lang, oo, one at a time. Pwede naman munang ipag-pray yan. Oo. At mag-focus muna sa ating gagawin, sa ating ipapakita na video kung papaano yung proseso ng paggawa ng tomato jam. Napakadaling gawin, napakadali ng proseso. Hindi mo siya halos kailangang haluin ang haluin. Mm-mm. Kaya sa susunod na pagpunta mo sa palengke at nakita mo na mura lang ang kamatis, 15-20 per kilo, naku, bumili ka na ng madami. Oo, para masubukan mo to, gawin natin siyang tomato jam. So, sana ready na ang iyong ball pen at lapis, papel. Kung meron kang mom notebook, yung pang mom pang kabuhayan, o di ba? Na pinagsusulatan ng mga recipes at mga paraan ng paggawa ng mga iba't ibang pangkabuhayan recipe. Okay, so dito po sa ating tomato jam, ang makakasama natin ay si Ma'am Mylene ng Extension Department ng Quirino State University. Magandang umaga, mga mami! Dahil wala po si Ma'am Isabel ngayon, ako muna ang magiging kasama niyo ngayong umaga sa Magandang Umaga, Ma. Ako pala si Mylene. Kung nanood kayo nung gumawa tayo ng soya nuggets, ako yung kasama ni Ma'am Isabel. Ang ating gagawin ngayon ay paano gumawa ng tomato jam. Una, ibababad muna natin ito sa tubig na may asin kahit 30 minutes lang para matanggal yung mga chemical na nailagay ko sa hamangkis. Kasi mostly lahat ng mga binibenta sa palengke ay galing ito sa enbag. Ang una natin gagawin pagkatapos maibabad ang hamangkis ay magpapakulo tayo ng tubig. Ipapakuluan natin yung kamatis para maalis natin yung balat. Abang inaantay natin na kumulo ang tubig, ay pwede na natin alisin ang mga tangkay niya. At dapat kapag bumili tayo ng kamatis na gagawin natin jam, ay piliin natin yung ready na siya yung parang cherry tomato. Ayan, yung ganito na yung kulay niya para maganda yung pagkinaklan ng ating. Saka, di ba, may mga kamatis kasi na makapal yung laman niya. Ayan, saktong-sakto para sa niya. Ang kamatis kasi ay nasisira lang kapag season niya. Minsan, hindi na ito, nabubulok lang.
hindi na nabibenta. Pwede pang bili nito ng 5 piso. Kaya kapag ito ay pinasis natin, ay makulong natin yung shelf life niya. At least man lang, hindi masayang yung ating mga kamatis. Ayan, kumukulo na ang ating tubig ay pwede ko lang ilagay ang kamatis. Pakuluan lang hanggang pwede na itong balatan. Ayan, makikita natin nabitak na siya at pwede nang matanggal yung kanyang balat. Hanguin na natin ito at ilagay sa malamig na tubig para mas madali ito balatan. Ayan. Pwede na natin alisin yung balat niya at malamig siya. Pati ang kanyang buto ay ilaram natin alisin. Pagkatapos natin balatan at alis ang kanyang buto ay meron tayong nasalang juice ng tomato. Ihalo din natin siya. Sa isang pilong kamatis, ang idadagdag lang natin na sugar ay 3 points. Pagkatapos natin ay tumalay ang kanyang balat at buto ay tatagdarin natin. Ayan, natagdad na ang kamatis. Pero kung madami naman tayong iba-process o tuloy-tuloyin ay pwede naman tayong tumamit ng para hindi mahirap. Eh, magsimula na tayong magluto. Lalagay na natin ito sa kawaling. Sabay na natin yung sugar. Ang isang test para makita mo kung talagang luto na ang ating jam ay kumuha ng tubig at patakan natin. Kapag hindi ito natunaw, ibig sabihin okay na siya. Ayan, buo na siya. So, pwede na. Mas magandang ilagay kapag lagay na natin ito sa ayan, tapos na ang output natin ngayon ay 4 na dyan hanggang sa muli, maraming salamat po. Magandang morning uli sa iyo, Kama. Welcome back dito sa ating program. Magandang umaga, Mami 2.0. Ako po si Mami Rachele de la Rosa. At sa araw na to, ang makakasama po natin uli ang head ng Extension Department ng Quirino State University. Wala pong iba kundi si Dr. Fredis Minda Dolohan. Good morning, Ma'am Fredis. Hello po. Hi, hello, Mami Rach. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig ng magandang umaga, Ma'am. Ayun. O, di ba? Nakakatuwa. At third time na yata ito muli nakasama natin si Ma'am Fredis. Or a third. Pangatlo, yes. Pangatlo, oo, ayan. Pero importante, masaya ang ating kwentuhan. At ayun, kanina po, no, napanood nyo kung paano ginawa yung tomato jam kasama si Ma'am Mylene. At ngayon po para po sa ating Q&A. Kasi, di ba may mga time na sobrang mura lang ng mga kamatis? Yes. Kuminsan 5 kilos ang isang
ay 5 pesos ang isang kilo. Yun yung pinaka the best time na mag-value adding tayo. Mag-preserve, ayun. Sa mga succeeding kumikitang kabuhayan na ipapakita natin at i-share sa ating mga tagapakinig, puro kamatis tayo. At ang kamatis ay ano? Okay. So, ayan ka, ma'am, ha? Perfect opportunity to para makaisip tayo ng iba't ibang ideas para kumita gamit ang kamatis. Kasi may time noon, pandemic, so talagang walang lumalabas. Tapos, hindi alam ng mga magsasaka yung na-harvest galing sa bundok. Tapos, Western nagtipunan. Olo, grabe. So, actually, pinuntahan namin yun, Mami Rach, ang Western nagtipunan at tinulungan namin kung paano mabalik. Talagang ang hirap ibalik ang kanilang mga ginastos sa kanilang farm. Although, hindi lang naman tayo na sa value-adding component or food processing component ang dapat tumunong doon. Maging kasi sa yung tinatawag natin na yung law of supply and demand. Ang ating mga farmers, alam dapat nila yung timing kung kailan dapat magtanim ng kamatis. Correct. Medyo parang synchronized ba naman ang kanilang pagtatanim. Ibig sabihin, kung sa Western nagtipunan nagtanim, sa bandang, saan pa ba yung mga nagtatanim ng kamatis, sa may Pangasinan nagtanim din. Tapos, ang isa nating kinitignan na siya din namin sinasabi kasi partner natin din ang Department of Agriculture, lalo na dito sa probinsya ng Quirino, ay yung pag-alalay, timing, correct timing. Habang nga kami nagtuturo kung paano gumawa ng jam, ng wine, ng juice, ng kanilang kamatis, sabi ko, bakit kamatis lang kasi kayo lahat? Dapat sana ay may nagtatanim ng eggplant, ng gusto kasi daw nila pag kumita, tiba-tiba, di kung nalugi naman, tiba-tiba. Kaya laking lugi. So parang strategic planning, advanced plan, para ma-inflate. For example, sa ganitong lugar, ito yung binibenta nila, ito yung sa panahon ito. Okay. So medyo dapat pala uupuan. Akala ko ganun-ganun lang pagtatanim, hindi pala ka, ma'am. But anyway, ang importante dyan ay yung tinatawag natin na farm to market. So galing sa farm, papunta sa market na merong siguradong bibili. Pero ang importante, pagpunta natin sa palengke, madami. So timingan natin pag mura. Ma'am, ako honestly ang nalaman ko lang na pinakamura naka-available, nakabili ako 20 pesos per kilo. Yun lang so far dito sa Kawayan ang naabot ko, sobrang mura. Sa amin ay 5. Sa Western nagtipunan, hindi na nila hina-harvest. Oh, nako. So ngayon ka, ma'am, siguro pag mag-road trip ka kasi level 1 na tayo at dumaan ka dyan. Bumili kaso papasok ng madaming kamatis. Kung pasyal, sabay benta, sabay bili, yun. Okay. So, ngayon, ma'am, syempre ang daming mga kamatis. Meron yung para sa pasta, meron yung para doon sa salad. Meron din naman yung yung panghalo lang, yung para lang pagkakain tayo ng isda. Dito, ma'am, sa tomato jam, yung ang sinasabi ko, yung pang partner sa isda. Or di naman kaya okra. Di ba may mga ganun pong kamatis? Pero ano po yung variety ng kamatis na ideal po para dito sa tomato jam na ginawa po natin? Yung makapal, ang kanyang flesh, diamante yung hybrid niya. At ito din yung itinatanim mostly ng mga taga-Western nagtipunan. At ang ganda kasi pag nahinog ang diamante, matingkad na red ang kanyang kulay. Kaya nga kung minsan malalaki. Oo, yung itsura nung finished product natin na jam, para mo nga siyang pagkakamalang strawberry jam pati ang lasa. Mas matamis nga lang, mas maasim ang strawberry jam. Wow naman, ang galing. So gano, so at least ngayon alam na natin kami kasi yung cherry tomato more on pang salad siya. Hindi siya pwede dito sa tomato jam kasi medyo manipis na yun tapos maliliit, 'di ba, ma'am? Oo, yun. So, ito naman, ma'am, 'di ba kasi medyo acidic yung kamatis. So, doon po sa pagpakulo sa kanya, ano po yung ideal na lutuan na dapat gamitin? Stainless steel lang po ba? Kasi yung pong ginamit nyo, di ba stainless po yun?
Yung pinagpakulaan, oo. Pero kung dahil sa setup natin na ay bahay-bahay, hindi naman siya ganun na nag-iiba ang kulay. Maganda nga eh, kuminsan tumitingkad kung gagamit tayo ng aluminum or vat. Hindi ko alam kung anong parang metal yung klase ng lutuan ng yung mga ginagamit natin, frying pan na makapal or basta yung klase ng vat. Pero preferably, okay lang, stainless, kasi sa ang in-encourage naman natin sa pagluluto ay stainless. Kung meron kayong mga stainless, mga kamam sa inyong mga bahay, yun yung dapat. So ito ma'am, okay lang kahit na, kasi di ba, naalala ko yung gumawa nung sa kalamansi, hindi pwede kung hindi stainless kasi magre-react siya. Ay, oo. Kasi oo, nakikita pero, talaga yung kulay. Yeah, pero ito, okay lang. Walang problema sa lasa, saka dun sa kulay niya. So, okay lang pala ma'am, kahit ano yung gagamitin natin na lutuan. Kung anong meron dyan sa bahay nyo, okay na yan. Tapos ito ma'am, ang pinaka-purpose ma'am, di ba, nung pagpapakulo nung sa kamatis ay para mas madaling matanggal yung balat. Oo, yung outer skin. Ayan po. Doon ma'am sa tubig na paglalik, ano po to? Icy water? Tap water? Malamig lang na tubig? Tap water. Akala ko dapat yung parang malamig na from the ref para diretsong mag-ano yung skin niya. Pwede pa lang yung regular water lang galing sa gripo. Sa yan. Okay. Tapos, eto na, syempre, ito yung pinakaabangan natin, magluluto na. Pero wait lang ka, ma'am, huwag kalimutan, dapat tanggalin yung mga, yung seeds. Balat. Seeds. Yung balat, at saka yung seeds, tanggalin. Kasi syempre, pag mag-spread tayo, may mga buo-buo pa, diba? Ayaw natin yun. So, ma'am, doon na tayo sa pagluluto. Ano po yung ideal na init ng apoy? Low, medium, or high? Medium lang. Medium heat po ito. And then, tuloy-tuloy po na halo. Parang kagaya sa halaya, di ba? Halo lang ng halo. So, paano po itong sa kamatis? Simmer lang na diretso or halo ng halo? Kahit hindi siya halo ng halo kasi hindi naman siya kagaya ng halaya na nag-i-stick at pwedeng matutong sa pinaka baba niya. Dito sa kamatis, dahil medyo juicy siya at hintayin lang nating hindi naman mag-caramelize or medyo malapot na po. Kaya kahit every now and then, hindi siya frequent ang stirring. Yeah. Yun ma'am, ang tanong ko, kasi diba medyo ma-moisture yung kamatis, maraming tubig. Tapos nalagyan pa natin ng asukal. So approximately, gaano po katagal yung pagsisimmer sa kanya? Yung 1 kilo, at ginamitan natin siya ng medyo, pwede kasi ang range ng sugar mo ay 1/2 to 3/4. Depende kung tatanungin mo din, gusto nyo ba ng matamis-tamis? Only 1/2. Kung 1/2, medyo mas matagal ng konti. Pero kung 3/4, kami hindi pa umabot yun ng 15 minutes yata. Although, pinakita din ni Mylene kung paano yung test. Parang ganun din yung jellying test o yung pagsisettle ng sugar na nandoon sa inihalo nating niluluto. Pinakita yata, ano? So, kung 1 kilogram, nasa 20 minutes, 15 to 20 minutes, pwede na siya eh. Nasubukan namin yung isang kawa. Alam mo kung ilan. Kasi nung pumunta kami sa Western Nagtipon, talaga namang great ang aming pre-reserve, ang ginawang siya. Oras ang bibilangin mo kung isang kawa na at ilang crate naman na ang iyong ipaprocess. Kaya pwede din, blender din namin ng ilang pindutan para kaysa yung tagtad ng tagtad, ang tagal, blender na rin ang ginamit. Okay. So, depende talaga sa dami ng gagawin, ano pa ma. Pero kung magta-try ka pa lang, trial, siguro okay yung 1 kilo muna, tapos muna yung costing, tapos yung bang ma-master lang muna yung consistency at saka yung pagkakaluto. Okay. Pero ma'am, wait lang. Doon po sa yung water test, hindi ko alam kung anong tawag doon ni ma'am, para ma-determine na, ready na tong jam. Kasi hindi rin naman na maganda kung magka-caramelize nga. Yung parang na-over naman yung pagpapakulo, yung pag-simmer.
Kasi kumpara dun sa jelly, di ba mamang jelly, parang clear lang siya. Pero kung sa malamig na tubig, kita mo, magsisettle yun, hindi yan mabubura or hindi siya maihahalo sa tubig. Pagka-drop mo siya sa tubig, bubuo siya, hindi yan hahalo. So, yun yung test na ginagamit natin. Yun ka, ma'am. Ang gagawin natin, maglalagay tayo na siguro 2 drops of cold water. Ito talaga malamig na tubig. And then, yung tomato jam na ginagawa natin, kuha ka din ng 1 drop doon at ibuhos mo doon sa malamig na tubig. Pag solid lang siya, hindi siya humalo sa tubig, ready na siya. Patunay na pwede na. Ma'am, ito po, pwede rin po ba yung parang cold spoon? Meron po din na tao na cold spoon test. Hindi ko pa kasi ito na-try eh. Dati kasi nag-try din ako ng parang food processing. Pero hindi ko na-try itong tomato. Yung mga ibang mga fruits po ang nagawa ko. Pwede rin yung iba, may certain temperature kaya meron silang thermometer. A certain mas mainit, ito na ang kanyang init. Pwede na siya. Ganun. O kaya i-maintain mo siya ng ganito, lutuin siya ng 10 minutes or 15 minutes, pwede na. Pero dahil alam natin ang setup sa bahay, wala naman tayo mga thermometer. Oh, so yun yung mga ipinapakita natin na test for doneness. Yun, paglagay ng water sa saucer and then drop yung niluluto mo. Kung bubuo na siya at hindi hahalo sa tubig, okay na siya. Yun. And then habang mainit, ilalagay na natin siya doon sa ating mga sterilized bottles. Di ba ma'am, dapat bottles po ang paglalagyan? Or pwede rin yung plastic tubs? Ano po ba ang ideal? Bottle. Mas ideal ang bottle. Oo. At saka mas presentable. Mas maganda naman. Yun. Ma'am, eto. Kasi syempre kamati siya. Although na-preserve naman, nailuto naman ng mas maayos. Pero ilang days po or months po yung... Yung aming tines, yung ginawa namin kasi may pasteurization din kung minsan na ginagawa. Pasteurize. Aabot yan ng 1 month to 2 months. Ganun, bago makitaan ng molds. Oo. So, dapat lang naka-ref po ito. Once open, dapat i-ref lang muna. Yes. Once na-open. Ini-spread naman kahit na mga mayonnaise. Di ba, ina-advise tayo na once na na-open, i-ref na natin. Ganun din ang ating mga jam. Right. Oo. Ito pong tomato jam na ginawa natin, perfect ito actually for mga tinapay din. Di ba, ma'am? Basically, as spread din ito, pero healthy. Kasi nga kamatis ang ginamit natin. O, di ba? Hindi chocolate. So, less ang calories. Yun. Okay. So, ayan. O, di alam na natin ka, ma'am, ha? Yung proseso ng paggawa. Napanood natin yung video at nasagot na yung mga ibang katanungan natin. Ngayon naman, ang tanong naman natin, lagi itong binakalas eh, pero syempre ito yung isa sa importante kasi kaya nga natin ito pinag-uusapan kasi gusto natin kumita ng extra. So, ma'am, ano po ang costing at magkano yung possible na kitain ni mommy dito sa tomato jam? Doon sa 1 kilo ng kamatis. Since ang ating kamatis ay 20 pesos pa, medyo mataas-taas pa. Yes. Pero umaabot ng 40 kasi, di ba, pag mataas. So, hindi natin ina-advise na pag ganun ang presyo ng kamatis, ay huwag tayong mag-process. So, yung 20 lahat, si Mylene kasi prinesyohan, ultimo yung ilang oras ko siyang niluto, ultimo LPG, labor, lahat yun. Kompleto. So, yung 4 na bottles na naging yield ng ating 1 kilogram, ititinda mo siya ng 50 pesos per bottle, ay kikita ka ng nasa yung return of expenses na sinasabi namin, may 95 pesos na kikitain. Tingnan mo na lang, aabot ito ng 100 per kilo. Ang range ng iyong pwedeng kitain. Kung nasa murang panahon yung ating kamatis as raw material. Oo. Pero ang pinakamahal na dito sa ating expenses ay sugar. Yung sugar. Correct. Ayan. Pero di bale, nasa sipag to ng pagbebenta ni mommy. Oo. Kaya importante po actually sa lahat ng to, yung lahat ng proseso ng pagluto, ng pagpili ng kamatis,
ng pag-pasteurize. Parang lahat ito importante. Tapos yung pag-presyo, to make sure na hindi ka malulugi. Uh-huh. Oo. Kaya timing, kagaya ng sinabi ng mga Fredis kanina, timing, bibili tayo kung kailan mura ang mga kamatis. Ako rin minsan nauwawalan ako ng idea. Kasi ko, ay, ang mura naman ng kamatis, sayang. Alam mo naman, puro ka lang spaghetti, yung pasta. Kasi masarap yun, ma'am, eh, di ba? Yung fresh lang na tomato sauce na ikaw gagawa. Kaya lang hindi ka naman laging ganun ang gagawin. Oh, so, ayan, ito pagkakitaan natin ka, ma'am, tomato jam. At sabi ni nga ni Ma'am Fredis, meron pa tayong tatlo pang aabangan na mga tomatoes na recipe, na technology na pwede rin nating pagkakitaan pati yun. Uh-huh. O, di ba? So, winner tayo dyan ka, ma'am. At once again, any last tip pa, ma'am, or tip or message para sa ating mga kamam ngayong araw po? Okay, mga kamami, sana huwag tayong mawala ng pag-asa at lagi nating isipin pa paano kaya gawing makabuluhan or kapakipakinabang yung mga idle moment natin. Kasi hindi naman ganun ka-tiring o kaya, yes, kapagod ang pag-prepare ng tomato jam. Or kasi alam ko paghilig nyo magluto, ay hindi tayo masyadong napapagod, but bagkus ay nakaka-relax pa tayo. So, nakaka-relax ka na, pwede ka pang kumita. Alright. At nakapag-offer ka pa ng mas siguro dahil nga masustansya ang kamatis, hindi lang peanut, yung ating ginagamit na spread or cheese, or another options na pwede nating ma-offer sa members of our family. Pang-spread ng tinapay or pandesal. Tama. At saka perfect ito ha, para dun sa mga, alam mo na, nagda-diet. Okay. Oo, tapos, although may sugar siya. Oo, may sugar. So, may in moderation pa rin. Pero at least, kumpara mo naman dun sa calories ng iba, like yung ibang spread, parang mas safe na to. Ayun. So, thank you very much po, Ma'am Freddy. See you again sa next Wednesday. At okay. Para sa isang tomato technology recipe na ibabahagi sa ating mga kamay. Thank you, Ma'am. Ingat po. God bless. Okay, po. Ingat din. God bless. Bye-bye. Bye po. Ito ang 1143 DZMR Missions Radio. Napapakinggan mula Santiago City, Isabela at sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Computers. O, di ba ang ganda ng kwentuhan natin together with Ma'am Fredis? At nalaman na natin ngayon kung paano yung proseso ng paggawa ng tomato jam. At kahit anong nandyan ka, ma'am, sa bahay, pwede mong gamitin. Perfect itong tomato jam para sa mga, alam mo yung spread, sa bread. Oo. At actually, yung mga nating mga kamam, ano pa eh. Marami pa silang ibang... Ano bang tawag natin dito? Yung mga naiisip na pwedeng paglagyan, paggamitan. Oo, nitong tomato jam. Masarap siya. Ang pagkakaiba lang niya sa, surprisingly, hindi siya yung ganun kaasin. Tapos, yung parang may umami taste. Ganyan. Ang magiging lasa niya. Masarap, di ba? At ito pa, hindi ka lang nag-enjoy na isang masarap na pagkain, okay, na pangmeryenda. Kasi pwede ito sa tinapay. I-toast mo muna. Masarap yun eh. I-toast mo muna yung bread. O di naman kaya ay yung pandesal. Or kung ikaw mismo gumagawa ng tinapay. O di ba, mainit. O bagong toast. Tapos lalagyan mo din itong tomato jam na spread. Ay, ang sarap. Perfect. Tapos habang kinakain mo yan, alam mo baka, ma'am, eto, makikita mo na
habang kumakain ka ay ito naman yung ating mga health benefits. Yun. So, ang topic natin ngayong araw na to, yung health benefits ng tomatoes ay kinuha natin sa webmd.com. So, ano yung mga health benefits ng tomatoes? Number one, ito yun. Ito lang yung alam ko dati dito. Marami siyang lycopene. Okay, ano yung ginagawa ng lycopene? At para saan ang lycopene? Itong lycopene na to ay ito yung nagbibigay ng kulay sa isang kamatis kung bakit siya extra matingkad na red. And ito rin yung nagpo-protect sa ating katawan. O, di ba? Ito yung lycopene na to, ito ay isang antioxidant. O, di ba lagi natin sinasabi yung antioxidant? Para sa lahat ng mga na-discuss natin ng mga gulay at mga prutas, lagi may antioxidant. Bakit kasi? Kasi nga, di ba yung ating, una yung ating lifestyle, kung hindi tayo masyado kumakain ng prutas at gulay, tapos lagi kang bilad sa araw, tapos nai-stress ka, kulang sa exercise, tapos pollution. So marami tayong tinatawag na free radical sa katawan natin. Itong mga free radicals na to, nasisira niya yung mga cells natin. Kaya mas madali tayong magmukhang matanda, yung nag-age agad, tapos humihina yung immune system. So, itong mga antioxidants na to, kagaya ng lycopene, ito yung panlaban natin. Yun. So, ang ginagawa niya, kung lagi tayong kumakain ng kamatis, nakakatulong ito, according sa mga pag-aaral, ayon dito sa binabasa natin, napapababa nito yung tsansa na magkaroon tayo ng mga iba't ibang uri ng cancer, kagaya ng lung cancer, stomach cancer, at prostate cancer. May mga research din na nagpapakita na ang pagkain ng kamatis, regular na pagkain ng kamatis, ay maaaring makapagpapigil sa pagkakaroon natin ng colon cancer, mga sakit sa lalamunan, sa bibig, sa breast at saka sa cervix. O, di ba? Very good siya. Pang mommy talaga to. And then, eto pa. Ang ginagawa pa nito ay, nitong kamatis, maganda siya sa ating puso. Bakit? Okay. Ang lycopene kasi, hindi lang siya antioxidant, kundi nakakatulong dito para mapababa yung tinatawag natin na LDL or ito yung tinatawag natin na bad cholesterol. Oo. At nakakatulong din ito para ma-regulate, ma-normalize yung ating blood pressure. O kasi 'di ba, pagka kunyari high blood tayo, oo, nagsasuffer yung heart natin eh pag ganun. So, lagi tayong kumain ng mga masusustansyang pagkain at isama natin lagi itong kamatis. Kasi nga hindi lang lycopene ang meron sa kamatis, meron din itong vitamin B, vitamin E, at isa pang antioxidant na tinatawag natin na flavonoids. Yun. Itong flavonoids na to ay maganda para sa ating puso. Actually, merong mga health supplements, mga food supplements ba, na ano lang siya, flavonoids lang, yung para lang para sa puso ba? Oo. Eh, medyo mahal yung mga yan ha. Oo. Pero ang pwede mo palang gawin, mura lang oh. Kamatis. Yung isang kilo ng kamatis, kung kunyari, kakain ka ng breakfast, itlog, or okra, or ano yung usual ang niluluto mo pag kamatis? No, tinapa. Ayun. Masarap mag-slice ka ng konting kamatis. Huwag mo na lagyan ng asin. Ako hindi ko na nga nilalagyan ng asin eh pag nagkakamatis. Kung meron man pinch lang, o tapos isabay mo siya, sarap. Tanghali, kung nagprito ka ng isda uli, o pritong tilapia, lagyan mo ng kamatis. And ito, wait lang. Ito pa, idagdag natin ha sa health benefits na meron sa kamatis. Alam mo ba, hindi lang lycopene, hindi lang flavonoids, hindi lang siya nagpapababa ng ating bad cholesterol, hindi lang vitamin B, vitamin E, kundi ito rin ay merong tinatawag na lutein at zeaxanthin. Sana tama yung pronunciation ko. Anong ginagawa ng mga to? Oh, ito. Yan po ay kailangan ng ating mga mata. Kasi itong si lutein at zeaxanthin,
pinoprotektahan yung mata natin sa blue light. O di ba yung pag nagsa-cellphone, di ba meron tayo dyan blue light filter? Kasi nakakasira ng mata natin yan eh, yung prolonged use. Oh. So, hindi lang sa mga gadgets and devices, kundi kahit na sa laptop. Oh. So, yung pagkain mo lagi ng kamatis ay makatutulong para ma-prevent yung madaling pagkasira ng mata natin kasi meron siyang lutein at zeaxanthin. Yun. And alam mo ba na ayon sa mga research, yung regular na pagkain ng kamatis ay nakakatulong sa ating mga mata kasi pine-prevent nito yung pagkakaroon ng tinatawag na macular degeneration. Ito yung yung blindness. Oo. So, ayaw natin ng ganun, ano? Lalo na pagka medyo umiedad na tayo. So, ngayon pa lang, gustuin na natin kumain ng kamatis. Nung bata pa ako, 7 years old, gusto ko rin naman kumain ng kamatis, sa totoo lang. Pero, kasi nga, diba, medyo picky eater ako noon eh. Tapos, meron akong kaklase. Kapitbahay namin, kalaro ko. Kumakain siya ng kamatis. So, ingit na ingit ako. Sabi ko, ba't gusto niya ng kamatis? Kinakain lang niya ng ganun. Pero ako nung trinay ko, talaga hindi ko makain. Pero ngayon, alam mo, nakakatuwa naman. Thank you, Lord, kasi nagbago yung appetite ko. Sobrang favorite ko na to. Buti na lang, ano, oo, kaya huwag ka mag-alala ka, ma, may pag-asa pa yung anak mo. Baka kagaya ko lang din yan nung bata ayaw ng kamatis, pero pagka naging dalaga, binata, at dumating sa mga edad natin, gusto na niya ng kamatis. So, pagtsagaan lang, bigay lang natin lagi. Oo. At eto pa, maganda para sa ating mga lungs ang kamatis. Lalo na dun sa may mga asthma. Oo. At ayan na, kung mga medyo naninigarilyo, o di ba prone sa magkaroon ng emphysema, oh, pero sana wag na lang. Oh, kasi itong kamatis, pinaprevent niya eh. Nakaka-prevent to ng pagkakaroon ng emphysema. Kasi di ba sinisira nung nicotine, ng sigarilyo yung mga air sacs ng ating lungs. Oh, eh, ito kasing lycopene, lutein, zeaxanthin, mga antioxidant kasi to. So, nilalabanan niya ngayon yung mga harmful substances na meron sa tabako. O eh, kaya lang kung mas marami naman yung pagsisigarilyo kaysa sa pagkain ng kamatis, di parang wala rin effect, no? Oo. So, more kamatis na lang, wala na lang sigarilyo. Yun. Friendly reminder lang sa atin. O ano pa? Ito, alam mo ba na yung palagi ang pagkain ng kamatis ay ang ginagawa nito ay mas pinapababa niya yung tsansa ng pagkakaroon ng stroke. O di ba, ito yung mga may bumabara kasi na sa pagdaloy ng dugo natin sa ating brain. O ang nangyayari kasi nito, yung pagkain ng kamatis, una, pinapababa niya yung cholesterol level natin. Pangalawa, pinaprevent niya yung blood clot. Pangatlo, binubus yung immune system. Pang-apat, alam mo yung inflammation sa katawan natin, pinapababa niya. So, lahat ng mga yon, malaking tulong para tayo ay hindi ma-stroke. Ah, ang galing naman. Tapos ito pa, nakakatuwa to ha. Alam mo ba na ang lycopene ay nakatutulong din? Oo, sa yung mga gum diseases, kagaya ng gingivitis, periodontitis, at iba pang mga cancers. So, pag tayo ay laging kumakain ng hilaw, yung raw lang na kamatis, pero hugasan ng maayos ha. At kagaya nga dun sa ating sa video, sinabi ni Ma'am Miley, ibabad muna sa tubig na may asin. Oo, para matanggal yung anumang mga na-spray na mga chemical. Ito kasi mga chemical na to nilalagay nila para mas hindi madaling mabulok yung kamatis. Yun. So, hugasan na lang natin sa bahay ng mas matagal, mas maayos. Ang ginagawa nito ay, anong tawag dyan? Yun nga, maganda siya na panlaban sa mga tinatawag na gum diseases. Diba yung gum natin, yung ating
gilagid. Okay. Maganda, very good itong hilaw na kamatis sa panlaban sa gingivitis at periodontitis. Yan, sana naman tama yung mga pag ano no, yung pronunciation ko. Yun. And eto din. Alam mo, nung bata pa yung anak ko, meron silang kaklase na ang iniinom niya talaga, alam mo yung tomato, yung blended na tomato. Sobrang hanga-hanga ako sa kanya. Tapos hindi lang yun, napakaganda ng skin ng bata. Tapos, ato o, yung parang yung skin, yung, alam mo yung pink-pink niya na reddish, ang ganda. Kasi nga, ang pagkain ng kamatis ay very good sa ating skin. At alam mo ba na ang kamatis ay meron itong pag meron siyang ingredient na nakaka-protect sa ating skin laban sa mga ultraviolet rays. Yun. Although syempre, iba pa rin yung gumagamit tayo ng SPF, yung sunscreen. Oo, iba pa rin yun. Pero, okay, mas maganda kung kumakain ka ng kamatis. Oo, tapos meron ka pang sunscreen. Yun, o diba? Ang galing yan. Tapos, bakit para puro tapos ang sinasabi ko? Ano pa? Okay, ganito yan. Ito ang tanong, oo. Napanood ko na to dati. Tapos nabasa ko na rin ng ilang beses. Diba sabi natin, yung lycopene kailangan ng katawan natin. Tapos marami sa kamatis. Pero ang tanong, ano ba ang mas magandang source ng lycopene? Doon sa canned tomatoes or doon sa fresh tomatoes? Ganito naman, okay? Mas lumalabas yung lycopene sa kamatis kung ito ay napaprocess. Kaya mas maganda raw ito doon sa mga canned tomatoes. O diba pang magluluto ka ng spaghetti, diba naglalagay tayo ng tomato paste? Actually, hindi lang naman spaghetti yung pinaglalagay ng tomato paste eh. Yung mga pasta na kailangan mo ng base na tomato, oo. So, pwede rin tayong gumamit ng gano'n, ng canned tomatoes. Very good din siya para mas, kumbaga yung hinahanap natin na lycopene ay mas magamit ng katawan natin, yun. Kaya lang naman, ang advantage naman ng fresh tomatoes, okay, ay mas marami naman siyang vitamin C. Kasi di ba pagka niluto dun sa pag-process ng kamatis, di ba dadaan nyo sa init, tapos yung processing niya. So, yung ibang mga nutrients, nag-evaporate na. So, ang gawin natin kamang, pwede natin siyang gamitin parehas. So, mag-isip tayo ng ibang mga pasta dishes na ang gagamitin natin ay mga canned tomatoes. Or di naman kaya, kapartner din naman sa pagkain natin, kunyari ulam, oo, tapos yung pagigisa, di ba masarap yun? Yung, ano nga ang tawag natin dito, yung isda, tapos maraming kamatis. Ayun, di ba? Masarap yun. So, gawin natin. Ang dami-daming ideas, no, ng pagluluto na pwede natin gamitan ng kamatis. Salad, yan. Pwede nating lagyan ng kamatis. Kuha ka ng gulay, tinapay, tapos lettuce, tapos cheese, tapos lagyan mo na itong tomato paste, tomato jam na ginawa natin kanina. Ay, ang sarap! O di naman kaya, gumawa ka ng sarili mong marinara. O siguro sa susunod yan ang pag-usapan natin, ha, paano gumawa ng marinara sauce para sa mga, ano tawag natin dyan, mga spaghetti. Or pwede ka rin gumawa ng tomato salsa. Ay nako, ang sarap-sarap naman yan. Oo, alam mo ba na pwede mo rin iihaw yung kamatis? Ay nako, ang dami no. Kaya lang kukunti lang yung ating time. But anyway, importante na pag-usapan natin yung ilang mga health benefits na meron sa kamatis. At pwede lang gamitin canned tomatoes o di naman kaya ay fresh tomatoes. Pwede natin siyang gamitin parehas. Isama natin sa ating mga pagkain. Yan!
yan. So, isa na naman productive, Wagi, Wednesday, Usapang Pangkabuhayan series, isang pagkabuhayan day ang natapos ngayong araw dito sa Magandang Umaga, Mami. Sana mo magamit mo yan ka, Ma'am. At matry mo, oo, dyan sa iyong pamilya. Kasi, yun nga, diba? Ang ino-offer natin ay masarap, healthy, organic, wala tayong ginamit ng mga chemicals. At, eto, kikita ka pa. Kaya nga usapang pangkabuhayan tayo, di ba? Ayan ka, Ma'am, ang ating naging kwentuhan sa araw na to. Pero wait lang, meron pa po tayong pagbubulay-bulay. Abangan yan sa aking pagbabalik dito sa Ma'am. Para sa ating verse sa araw na to, ito po napakaganda, galing po ito sa isang devotional na for women, no? Para sa mga mami na mga kagaya natin, sa mga kababaihan. Galing po sa Romans chapter 8 verse 27 ang verse, sabi dito, "And he who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercede for God's people in accordance with the will of God." Okay, tingnan mo naman yung verse na to, no? Napakaganda kasi nga minsan daw, na-overwhelm tayo ng mga circumstances ka, Ma'am, di ba? Maganyan ka rin ba? O na hindi natin alam kung ano ang gagawin. Like, for example, nasa isang sitwasyon tayo ngayon na ang hirap. Hindi mo alam kung ano ang tamang desisyon. Ito ba? Kasi hindi natin nakikita ang mga mangyayari in the future, di ba? So, either tayo ay mag-worry or either wala na, stuck na tayo in fear, kasi hindi natin alam ang gagawin. O di naman kaya, sige, ito na yun. Go na tayo ng go. Yung ganun ba, no? Pero ito naman, ang magandang reminder sa atin sa Romans 8:27, we have the Holy Spirit na if you believe in God, if you have Jesus in your hearts, meron po yung Holy Spirit na siya pong mag-guide sa atin. Ito po yung maganda. Sa mga panahon na hindi natin alam kung ano ang gagawin natin, kung ano yung i-decision natin, alam mo kung anong pwede natin gawin? Upo lang muna tayo and then we pray. And then we ask the Lord, we ask the Holy Spirit to guide us kung ano yung dapat natin gawin at sabihin. Lalo na pag nasaktan tayo, di ba? Ang tendency natin lalaban, ang tendency natin ay magagalit din, magre-react, yung ganun. Kaya lang alam natin na mas lalong magka-create yun ng problema, lalong makakadagdag sa problema. So, anong gagawin natin? Ayun, we ask for guidance sa Holy Spirit kasi bibigyan niya tayo ng kapayapaan. Kung talagang makikinig tayo sa sasabihin ng Holy Spirit, malalaman natin yun sa puso natin at gagay na tayo sa tamang desisyon. Oo. At yung desisyon na yan, it's always merong faith, merong pagtitiwala sa Panginoon. Yung bang pipiliin mo lagi kung ano yung tama at yun ay pagsunod sa will ni God na hindi tayo makakasakit ng ibang tao, susundin natin siya, pagpapatawad tayo, and we will love unconditionally. Diba yung mga ganun, ano? Madaling sabihin, no? Pero mahirap gawin. But, alam mo, pwedeng gawin. Yan. Sa power ni God. So, ngayon ka, Ma'am, ano man yung pinagdadaanan natin or ano man yung dilema natin na desisyon na kailangan gawin, kailangan sabihin, kailangan pagdesisyonan, wait lang. Makinig tayo sa Holy Spirit kasi He searches our hearts. Kumbaga, and He knows the heart of the Father. Yun. So, as we go to the Lord and as we wait for the Holy Spirit to guide us, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Alam natin na yun yung tama. Yan. Dahil ikinonsulta natin sa Panginoon. So, yan lamang po ang aking masashare sa inyo sa umagang ito. Thank you very much, Kama, for listening. Salamat sa mga likes, salamat sa mga shares, salamat sa mga comments and reactions. Kung meron kang nais na sabihin sa atin, na-enjoy mo ba ito? Ano yung mga dapat nating pang-improve? Or may topic ka na gusto nating pag-usapan na hindi ko pa na-discuss ever? Or gusto mong ulitin natin?
Pwedeng-pwede naman po yan. Oo, welcome po ang inyong mga opinion at suggestion. Message ka lang. Ayan, dyan sa ating comment box. Pwede kang mag-subscribe. Oo, para every time we go on air, ay manonotify ka. Wala kang mamimiss na episode natin ka, ma'am. And ganun din ang ating mong telephone number, 0917-564-8388. So, yan po ang ating naging araw ngayong ka, ma'am. Ating kwentuhan ngayong araw dito sa Magandang Umaga, Mami 2.0, Usapang Pangkabuhayan. Thank you very much for listening. See you po ulit sa Biyernes dito pa rin sa Magandang Umaga, Mami 2.0. Ingat po kayo. Thank you very much. Ako si Mami Rachele de la Rosa, nagsasabing anumang hamon ng buhay. Kakayanin natin dahil tayo ay nanay at ang Diyos at Tina ang ating gabay. Bye!